criminal, civil, administrative. Lahat yan ay pwedeng ikaso sa mga tiwaling official ng gobyerno. Share nyo ito sa mga naka-experience ng mga pang-aabuso ng government officials. Dahil narito ang inyong Alas sa Batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Good afternoon, Attorney Chel. Yung balita po doon sa empleyado ng gobyernong nahuli sa akto ng krimen, hanggang sisante lang ba yun? Di ba dapat kulong rin? Maraming kaso ang pwedeng i-file tuwing may maling ginagawa ang mga public officials at employees natin. Ayon sa kamalian ginawa, pwedeng magsampa ng angkop na criminal, civil, o administrative na kaso laban sa kanila. Ito ang tinatawag na threefold liability rule. Ang isang akto pwedeng kasuhan at panagutin sa tatlong aspeto. Una, criminal. Kung sa akto ay may krimeng ginawa, pwedeng kasuhan ng kasong criminal at ang mga penalties dito, multa o pagkakulong or both. Ang intensyon ng batas criminal, i-address ang violation na ginawa sa lipunan. Pangalawa, civil. Kung sa ginawa ay nakadulot ng pinsala sa ibang tao, pwedeng kasuhan at singilin para sa pagbayarin na angkop na danyos ang opisyal. Ang intensyon naman ng batas civil, i-address ang private wrong na ginawa sa taong naapektuhan. Pangatlo naman, administrative. Kung ang akto ay labag sa Code of Conduct of Public Officials and Employees o kaya sa mga disciplinary rules ng Civil Service Commission, pwedeng kasuhan para disiplinahin ito. Ang kahahantungan naman ng administrative na kaso ay penalties tulad ng suspension, dismissal sa trabaho, o forfeiture ng benefits. Ang intensyon ng batas administratibo, protektahan ang public service at siguraduhin na deserving ang mga nagsisilbi. Kahit isang maling akto lang ang ginawa, separate ang turing sa mga pananagutang ito at pwedeng isampa ang kasong criminal, civil at administratibo ng hiwa-hiwalay at sabay-sabay. Malaki talaga ang responsibilidad ng mga nagsisilbi sa gobyerno at kung may maling ginawa, pwede silang habulin para sa lahat na iyon. Sana po ay nakatulong ito and share nyo ito sa mga naka-experience ng abuses ng mga government officials. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay anyong alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and share mga kakampi. This channel is for you.